Brad Carter. Meron po isa tayong kababayan na lumapit na dito, humihingi po ng tulong. Ate, tanungin kita, anong pangalan mo po? Jacqueline Lambrio po. Ilan taong ka na, te? 36. Ilan ang iyong anak? Dalawa po. Dalawa. Ano tayong problema? Napapunto kayo dito sa sa aming mga PD. Hindi ko sana ako ng konting tulong lang po. Apo? Ang bigas ako po. Matas kaya po ito ng anak. Ngayon nakita namin ang sitwasyon nyo na nakahiga kayo sa halos dalawang upuan. Na ayan, ganyan kasi laki ng upuan namin. Tapos dinagdagan ng kalahating upuan. Doon lang po sila nakasita sa labas. Ate, anong trabaho ng mister mo? Ano po, ngayon po, papasok ko lang po yung nag-apply sa Agat. Meron na siyang trabaho ngayon. Kasi ano, at least makakalikom na ng ano. Tinga lang ngayon, wala na kayong bigas. Abusan kayo ng bigas. Papapasok lang. Ang sitwasyon nyo ngayon, te? Doon sa inyong tirahan? Ngayon po, ganun pa rin po yung sitwasyon po namin. Ganun pa rin po. Kapag umuuna, nababasa po yung higaan namin. Saka tumutulo pa rin po yung trapal kapag malakas din yung ulan. Kamusta ang ano? May kuryente kayo? Wala pa po kami kuryente hanggang ngayon. Paano sa gabi? Nagkulambo na lang kayo? Patol na lang po ginagamit namin. Katon? Kasi walang mga kagat-kagat ng mga bata. Hindi kayo nagkukulambo? Wala po kami kulambo. Wala? Grabe naman. Wala rin kayong kulambo? Okay naman yung magiging trabaho ng asawa mo. Opo. So far okay naman yung ano niya. Sa pagdasal na lang natin na ano, hindi maayos at di ba like mong ano, makahanap sana ng medyo maganda kahit medyo murang bahay. Sana meron niya. Ate, paano yung ano, di ba walang trabaho ang asawa mo? Saan kaya kumukuha ng pagkain yung araw-araw? Pumasok nga po sa pumasok siya, wala siyang baon. Kasi walang baon? Yung mga nakarang araw, saan sinong tumutulog sa inyo? At Jollibee po. Ang gram ako ng matriyado. Kami namin po ng bigas. Agatas po ng mga bata. Kailan ka pumunta kay Angie? Opo. Kasama namin si Angie ka. Ay, yung nagsabigay sa inyo ng tulong. Siyang ano. Kasi wala naman po kami yung Hindi sa kapatid lang, wala talagang ano. Mga kapatid mo na, ang kamag-anak na mister mo, wala ba kayo malapitan? Yung kapatid niya po si Ed, minsan nagbibigay ko sa amin ng bigas. Wala rin kasi yung trabaho yung asawa niya, isa lang din. Si, saan? Si yung Abigail ko, yung taga-Pesuan. Yun ata yung nakasama ko noon dati. No? Buti may trabaho na yung mister mo. Opo, nung Sabado lang po nag-start. Buti nga po nakapasok na siya. Kaya punting tiis na lang at saka medyo kaawa-awa rin naman talaga yung inyong tirahan. Nakita namin yun eh. So ngayon, ate, ano yung kailangan mo? Bakit ka na palapit sa amin ngayon? Kaya po kung malapit sa inyo po kasi po kailangan po namin ng pambiling bigas sa kape. Datas dayater po ng mga bata. Kaya natin yung ano na lang muna, bigas. At saka, ayan, may stock po kami dito na bigas at biskuit. At ay tira po yun sa dito meron. At ito po. Ayan. Kamu natin may bibigay namin tulong ha. Ah, di ba nung nakaraan, kamusta ka? Tumagal ba yung gatas na naibigay? Mababa kayo. Ha, nag-milk kayo. Mga bebeng. Ang anak mo eh, dalawa. Bakit yung lalaki? Lalaki ba yung isa? Baka ba? Long hair ka na ya. Abang ano, meron ka natanggap sa shop natin? Opo, pinangbayad din po naman. Kasi simula po nung lockdown, wala na po yung trabaho yung ala ko nung March. Saan ba kayo galing, Teng? Saan ang ano? Paranaque po kami. Paranaque kayo. Tapos? Dito po, lumipat kami ng upahan. Sa phase 1. And then? Nakakuha po yung bayo ko dito ng baha, ng lupa. Dito na po. Oo, yung adige. Oo. Tapos, doon din kayo kasabay na lumipat. Opo. Nung paglipat nyo dyan, doon na talaga kayo sa labas nakatira? Nung
buhay pa po yung tatay niya doon pa po sa loob. Yung simula po nung nawala na. Ah, nung buhay pa yung yung lalaki, yung ginan mo? Kasi po naano po kami pag umiiyak. Siyempre, mga bata po, pag umiiyak sa gabi, nagre-reklamo po kasi sila. Kaya umabas na lang po kami. Kasi nag-umpisa po na nung lockdown, nag-away-away sila. Kaya sa labas na lang po kami tumira. Doon as in sa labas, papakita na lang po namin yung una namin video sa inyo na talagang nasa labas lang ng bahay, naglagay lang ng trapan. Tsaka ang tulugan, hindi po katre. Parang upuan lang talaga siya na medyo malaki. Hindi ko matawag na katre kasi ang liit para sa inyo. At tsaka yung dudugtong na isang upuan. Kaya medyo talagang nakakaawa rin naman yung sitwasyon. Paano natin pag umuulan? Eh po, nababasa po kami ng ulan. Lalo pag malakas po yung hangin, pag ganun yung hangin. Hindi kayo pinapapasok sa loob? Ilan bang bata? Ilan bang pamilya yung nandoon sa inyo? Hindi kayo kasi sa loob? Tatlo po. Wala naman pong asawa yung isa. Magnanay po yung isa. Mag-asawa. Wala naman silang anak. Ah, medyo. Hindi kasi po sa amin, kaya hindi po kami pwedeng naandun. Medyo. Eh baka gusto niya ng biskuit, bigyan mo natin. Gusto mo ng biskuit, Nay? Bang ano natin? Saan ang iyong probinsya? Cagayan Valley po kami. Yung ang mister? Sa Masbate po. Sa Masbate? Kung ikaw ay tatanungin kung pauwiin kayo ng probinsya, gusto mo ba? Gusto po namin dito sa Maynila. Ah, hindi pa kayo nakauwi ng probinsya? Babakasyon na po. Ah, bakasyon na. Mahirap din po yung buhay. Walang pagkakitaan doon. May bahay kayo doon natin. Wala. Sa lola ko lang. Wala ka ng nanay at tatay? Tatay po meron. Nanay po patay na po. Okay. Sa mga kapatid mo naman, malalayo? Sa Paranaque po. Nangungupaan lang din. Mahirap talaga sa panahon ngayon, lalo na lockdown, pandemic. Wala talagang, hindi ko masabi na ako may trabaho kasi ako ramdam ko rin yan. Nahirap maghanap buhay sa panahon ngayon. Kailangan talaga susuun ka, lalabanan. Mahirap ng buhay. Pasalamat na lang kasi may trabaho na rin ang yung asawa. Although, pumapasok siya na walang baon. Walang baon. Buti meron siya kasamahan doon na nagbibigay yung kasama po niya, binibigyan siya. Ilang oras siyang nakita-trabaho? 8 hours. Umaalis siya, wala rin pagkain? Wala po. Nung nakaraan nga po. Hapunan lang po namin, pinapay sa kapatid. Hapunan? Sige. Ano yun nung... Kasi may nagsabi sa akin yung anak ko, may naghahanap sa akin. Hindi ko magsabi ko. Sa inyo. Sana sinabi mo. Kasi kami, paalis-alis din po kami. Nagbablog din po kami. Pag ganyan po mga sitwasyon, dito sa aming headquarters, pag may nakita po kayo, punta lang po kayo ng Dahil ang mga PD Angels naman po, handa naman pong tumulong sa mga katulad nating hirap. Kung may konting may abot, yun lang po. Kasi umasa din po kami sa mga sponsors po namin na nakikita nilang talagang tumutulong kami. Katulad yan, ang hirap matulog ng gitong. Lalo na't ni baby. Buti hindi nag-iyakan lang yung mga anak. Ito po, iniyak ko ng kahit konting kanin na kay na ate ay hindi. Okay naman, kahit wala pong ulang, kahit bata sa sukan na kain naman po. Grabe naman ang Ako'y minapanood na isang bata na nag-ulam ng asin. Nakakadurog ng puso na makakita ako ng ganun. Pero kain siya, sarap siya sa pagkain. Kaya lang, nung tinanong ko siya, sabi ko kung anong lasa, hindi daw masarap, gutom lang siya. Kaya, kumakain na si bebe, nagugutom na ang bebe.